Maganda tong sweet potato guys, sinirecommend ko to kung nag-lose kayo ng weight especially, makakatulong to. Or kung nagbabulk din kayo, maganda rin tong sweet potato kasi una sa lahat, yung nga sinabi ko kanina, mataas to sa fiber at saka marami kayong makukuwang minerals at saka vitamins or vitamins dito. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video nito, papakita ko sa inyo at saka sabihin ko sa inyo yung importante ng sweet potato o yung tinatawag kong Dakamote diet. Okay ba yun? Itong sweet potato o itong kamote guys, importante ito sa katawan natin. So, gumawa ako ng isang video kung paano ko ito piniprepare. So, mamaya papakita ko sa inyo lahat ng preparation ko. Teka makate, saglit. So, dito sa video to guys, papakita ko sa inyo yung preparation kung paano ko piniprep yung sweet potato, kung paano ko siya niluto. Papakita ko sa inyo at saka sasabihin ko dito sa video to yung benefits na itong sweet potato, kung kailan nyo ito dapat kainin at saka yung alternative para kung gusto nyo mag-diet, kung nag-bulus kayo ng weight, magandang alternative ng sweet potato. Sasabihin ko yan mamaya, pero bago ko umpisa itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po muna kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo dito sa YouTube channel natin ng every Friday guys para sa bago kong video. Okay? Kung ma-miss nyo man yung video ko o yung latest video ko every Friday, huwag kayong mag-alala. I-click nyo lang yung notification button dun sa baba nitong video para once na nag-upload ako ng bagong video, ay mananotify po kayo. Okay? Basta ang gawin nyo lang, subscribe. Tapos pagka-subscribe nyo, click nyo yung bell button. Tapos yun, good na kayo. Set na kayo dito sa YouTube channel natin. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi ako doktor, hindi ako nutritionist or dietitian at higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness body nyo din or yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Habang nagsasalita po ako ngayon dito, makikita nyo ako ngayon na piniprepare yung sweet potato o yung kamote. So, habang piniprepare ko to, sasabihin ko dito yung mga benefits na itong pagkain na to at saka kung ano ba yung makukuha natin dito sa sweet potato. Okay? At saka sabihin ko rin dito yung step by step kung paano nyo to i-prepare para kung kakainin nyo man to, may idea kayo kung paano to lutuin. So, una sa lahat, kailangan meron muna kayong sweet potato. Ayan, importante yan. Okay? Kung wala kayong sweet potato, pumunta kayo sa supermarket o pumunta kayo sa palengke, bumili muna kayo ng kamote o yung sweet potato. Okay? Importante yon. Kailangan nyo lang dito isang peraso or dalawang peraso ng sweet potato. Pero kung gusto nyo na mas marami, mas better. Yung sweet potato o yung tinatawag nilang kamote o yung ya, maraming tawag doon pero isang klase lang yon. Okay? Itong sweet potato, kung gagawin nyo muna, pagkabili nyo, ipiprepare nyo, kailangan hugasan nyo muna bago nyo lutuin. Ang pagluto ko dito, ang sinasuggest ko, either na i-bake nyo to o kung gusto nyo, i-boil nyo to. Yun lang. Pero hindi ko recommended kung piprituhin nyo to, hindi yun maganda. Kasi una sa lahat, pag pinirito nyo to, gagamit kayo ng mantika. At the same time, syempre, minsan gusto nyo pa ng mas matamis, lalagay nyo to ng asukal, di ba? Pero hindi ko nire-recommend yun. So, ang re-recommend ko, i-bake nyo to, ilalagay nyo to sa oven, or papakuluan nyo to, ipo-boil nyo to. Mas maganda yun, okay? Pero dito sa video to, ginawa ko dito, binake ko to, okay? Binake ko to for at least 20 to 30 minutes. Ayan yung unang step na ginawa ko dito. Tapos, pangalawang step na ginawa ko dito, pagkahugas ko ng sweet potato, ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung dalawang dulo niya. Pagkatanggal ko ng dalawang dulo, hiniwa-hiwa ko siya sa maliliit. Tapos, pagkahiwa-hiwa ko sa kanya sa maliliit, ang ginawa ko, in-spread ko siya tapos nilagay ko siya sa aluminum foil bago ko siya ilagay sa oven. Okay? Tandaan nyo yan ha, kasi importante yon. Kung ilalagay nyo tong sweet potato nang walang aluminum foil, ang mangyayari niyan, itong sweet potato, eh hindi siya maluluto ng maayos. Kasi yung aluminum foil, pag nilagay mo yung sweet potato dun sa aluminum foil, ang mangyayari niyan, mako-cover siya. So, ibig sabihin, yung init niya, may stay lang doon sa sweet potato at saka yung steam ng sweet potato nandun lang sa loob ng aluminum foil. So, mas maluluto siya ng maayos at saka mas maganda siya kapag kinain nyo siya kaysa yung walang aluminum foil. Very, very recommended ko na lagyan nyo siya ng aluminum foil kung lulutuin nyo itong sweet potato. Okay? Importante yon. So, ang ginawa ko pagkatapos kong malagay sa
aluminum foil yung sweet potato. Obviously, binilagay ko na siya sa oven. Ayan na, nilagay ko na siya sa oven. Tapos pagkalagay ko sa kanya sa oven, ang ginawa ko naman sa oven, nilagay ko siya sa between 200 to 250 degrees. Ayun yung init ng oven, okay? Kung wala kayong oven, sinasuggest ko nga na igawin nyo, pakuluan nyo na lang to para pwede rin siya as boiled sweet potato o yung boiled na kamote kaysa yung bake. Pero ginawa ko nga dito yung bake. So pagkalagay ko dun sa oven, ang ginawa ko naman, tinimer ko siya ng between 20 to 30 minutes. Paano mo malalaman kung pagluto na tong sweet potato? Ang gagawin nyo naman, kailangan meron kayong tinidor or toothpick. Okay, kung wala kayong tinidor or toothpick, ang gagawin nyo, pipindutin nyo lang yung ang gagawin nyo, kung may toothpick kayo, tutusukin nyo yung aluminum foil. Kapag malambot na siya, kapag natusok na siya, ibig sabihin luto na yung sweet potato. Or kung may tinidor kayo, tutusukin nyo lang siya ng tinidor. Kapag bumao na yung tinidor, ibig sabihin okay na yung sweet potato nyo. Ibig sabihin luto na yon. Okay? So ayan, ito yung sweet potato na kung paano siya i-prepare at saka kung paano siya kakainin. Ngayon naman, sasabihin ko naman sa inyo yung benefits nitong sweet potato. Kasi marami tong benefits sa katawan natin. Kinakain ko to kapag gusto ko mag-lose ng weight or minsan kapag nag-gain ako ng weight, kinakain ko rin to as alternative sa kanin. Alam ko tayo mga Pinoy, mahilig tayo kumain ng kanin, di ba? Kasi rice is life, di ba? Tama ba ako? Kung tama ako, comment kayo sa baba at saka i-like nyo rin to, okay? Kasi yung rice, alam ko, mahilig tayo kumain nun. Hindi tayo makaka-survive minsan kapag wala tayong kinakain kanin, di ba? So, importante yung rice. So, ang gagawin nyo, kung gusto nyo mag-lose ng weight, ang sinasuggest ko, lagi kong recommended, itong sweet potato, ipalit nyo to sa rice or sa kanin. Kasi una sa lahat, mababa yung carbohydrates content nito. At the same time, tandaan nyo to ha, mataas yung fiber nito. Yung fiber, importante yung sa katawan natin. Ano ba yung fiber? Okay, sabihin ko dito na saglit yung fiber para maintindihan nyo. Yung fiber, ayun yung nagbibigay ng support at saka nutrients sa mga joints natin at saka sa buto natin. Okay, kung hindi tayo kakain ng fiber, ang mangyayari niyan ay yung buto natin o yung mga joints natin habang nagbubuha tayo o ginagawa natin yung physical activities natin ay walang magsusupport dun sa mga buto natin. Okay? Kumbaga siya yung naglulubricate sa buto natin para yung buto natin hindi madry. Yung mga cartilage natin sa buto natin para hindi madry. So yung trabaho ng fiber, yun yung nagbibigay ng nutrient at saka support para sa buto natin para maiwasan natin yung injuries. Okay? So, naintindihan nyo na yung fiber. Kung naintindihan nyo, comment nyo kayo sa baba. Yeah. At saka, i-like nyo ulit to. Okay? Huwag nyo kalimutan ha. So, yun yung importante ng fiber. So, kung kakain kayo ng sweet potato, mataas yun sa fiber. Ang pinagkaiba naman itong sweet potato at saka sa kanin, yung kanin, mataas lang siya sa carbohydrates. Pero, wala siyang fiber. Okay? Tandaan nyo yan. Pero itong sweet potato, itong kamote, hindi siya ganun kataas na carbohydrates, pero meron siyang mataas na fiber. So, yung pinagkaiba ng kanin, ng rice, at saka sweet potato. So, nire-recommend ko na kung nag-diet kayo, gusto nyo mag-lose ng weight, gusto nyo ng alternative para sa kanin, ang gawin nyo, kainin nyo itong sweet potato. Okay, maganda to kasi marami itong benefits sa katawan natin, marami tayong makukuha dito. At saka, mataas din to sa vitamin A, vitamin C, at saka vitamin B. Ano ba yung vitamin? Hindi vitamin eh. Vitamin A, vitamin B, vitamin C. Kasi dito sa amin iba yung pronunciation ng vitamin at saka vitamin. So, kaya medyo nakakalito. So, yun. Yun yung mataas din to sa mga vitamins at saka minerals. So, kung kakainin nyo to, maganda to. Pero kung nagigay naman kayo ng weight, ang sinasuggest ko na kumain tayo ng carbohydrates, ng kanin, ng marami, ng calories. Kailangan natin mag-gain ng calories para mag-gain tayo ng weight. At the same time, ang gagawin nyo, itatop up nyo naman itong sweet potato. Pagkatapos nyo kumain, pwede itong kainin as dessert. Pagkatapos nyo kumain, kasi sweet potato to eh, matamis to eh. So, kumbaga, pwede nyo itong kainin. Pagkatapos nyo kumain ng main meal nyo, gawin nyo itong dessert. Maganda rin to. So, kung meron na kayong mataas na carbohydrates para pang nag-gain kayo ng weight, eh meron pa kayong additional fiber sa meal nyo, okay? So, makakatulong to. Ang sinasuggest ko lang dito, yung sweet potato, medyo mataas to sa sugar niya. Kaya nga, sinawag na sweet potato eh. Or kamote. Okay? Medyo mataas yung sugar niya. Kung kakain kayo nito ng napakarami, syempre, sinasuggest ko na i-monitor nyo yung sugar level nyo kasi kapag tumaas na tumaas yung sugar level nyo, hindi rin maganda yung sweet potato kung kakain ka ng marami. Especially kung may diabetes ka. Kung diabetic ka, so, okay lang kumain ng sweet potato, pero kung kakain ka ng napakarami,
napakarami, hindi rin makakatulong yon. So, ang sinasuggest ko na i-monitor mo muna yung sugar level mo or mag-consult ka muna sa doktor mo para dito sa pagkain na to. Pero, other than that, maganda tong sweet potato, guys. Sinirecommend ko to kung nag-lose kayo ng weight, especially makakatulong to. Or kung nag-gain kayo ng weight, maganda rin tong sweet potato kasi una sa lahat, yung nga sinabi ko kanina, mataas to sa fiber at saka marami kayong makukuwang minerals at saka vitamins or vitamins dito. Okay? So, yun yung sweet potato. At saka, additional lang dito, kung kakainin nyo to, syempre, carbohydrates to. Kailangan kakain din kayo ng enough protein. Okay? Ang partner nito, pwede itong kainin ng may chicken breast or pwede itong kainin ng may salmon or pwede itong kainin ng may beef. Pwede siyang paghaluin ng kung ano-ano. Okay? Kumbaga siya lang yung main carbohydrates nyo. Kumbaga siya yung magiging kanin nyo. So, yung sweet potato ay yun yung magiging alternative nyo or siya yung magiging substitute ng kanin nyo para, kumbaga, yung carbohydrates nyo bumaba at the same time tumaas yung fiber nyo. At saka, at the same time, meron na kayong carbohydrates, tapos kung meron pa kayong protein, maganda yon. So, kung dadagdagan nyo pa siya ng mga mixed vegetables, makakatulong din yon para dumagdag pa yung fiber nyo, okay? Kasi yung mixed vegetables o yung iba't ibang klase ng mga gulay, mataas din yun sa fiber. So, kung idadagdag nyo lahat yon, ang mangyayari niyan, tataas pa rin yung fiber nyo at the same time, yung mga vegetables, mababa din yun sa carbohydrates. So, mababa rin sa carbohydrates at the same time, mababa din yun sa calories. So, kung nag-lose kayo ng weight, makakatulong din yung mga gulay o yung mga iba't ibang klase ng mga vegetables. Okay? So, yun yung benefits na itong sweet potato o yung tinatawag kong the kamote diet. So, kung nangangamote kayo, ang isipin nyo na lang, itong kamote, maganda sa katawan natin. Tandaan nyo, the kamote diet. So, ito po muna yung video ko ngayon, guys. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko para din po sa lahat. Kung nakatulong po ito, huwag nyo kalimutan, comment kayo sa baba. At saka, alam nyo na, i-like nyo rin to. Okay? Like nyo to. Para tumaas din yung likes natin. Diba? Ulitin ko lang po, kung bago po kayo dito sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Saka guys, huwag nyo kalimutan, or tandaan nyo to, nag-upload ako ng video once a week, or every Friday. Pumunta lang kayo dito sa YouTube channel natin every Friday. Kung ma-miss nyo man yung every Friday, click nyo lang yung notification button. Ang gawin nyo, pagka-subscribe nyo, i-click nyo agad yung notification button, yung bell button dun po sa baba para good na kayo, makikita nyo na ako every week. Okay ba yun? So I'm out for today. Thank you for watching, guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Peace.